بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, ngayon ay tatalakayin ko ang subject na ang Biblia po ba ay salita ng Diyos. Mga kapatid, kung mga Kristiyano at mga Muslim, or hindi man mga Kristiyano or hindi man mga Muslim, atheist sabihin natin, ang pagtatalakay ko sa subject na ito, walang iba kadahilanan dahil sinasabi po nila na ito ay salita ng Diyos, ang Biblia. Ang Biblia raw ay salita ng Diyos. Dito ko papapatunayan sa inyo kung talaga ba itong salita ng Diyos o hindi. Nakakaintindi tayong lahat na pagsabi natin salita ng Diyos o Diyos mismo, siya po ay just. Just ang ibig sabihin sa Bisaya, makiangayon, just. There is justice in the presence of God. Siya ay maalam sa lahat. There is no injustices in the presence of God. Kung siya ay mag-judge, talagang hustisya. Wala kang malikramo. Hindi kagaya sa atin dito sa mundo, ay maglilikramo dahil siya ay nabayaran, na-acquit, mabigat naman ang mga kaso. Ang Diyos talaga ay hustisya. Pero kung babasahin natin dito sa Biblia, okay? Ang problema pa sa iba dito, ayaw nila akong gusto na takpan yung bibig ko eh. At sabihin nila, huwag ka nang magkuha ng Biblia. Mga kapatid, ang Biblia ay salita ng Diyos. Sabihin ninyo, ang Biblia, salita ng Katoliko, salita ng Iglesia ni Cristo, salita ng Jehovah's Witness, born again, ang Biblia, no problem. Hindi ako mag-discuss. Pero pag sinabi ninyo nga ang Biblia ay salita ng Diyos, tagapagliga sa langit at sa lupa, mayroon po akong karapatan. Dahil kaming mga Muslim, naniniwala po kami sa Diyos na lumikha sa libutan. At Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ni Ismail, Diyos ni Jesus Cristo, Moses, naniniwala po kami sa kanila. So ito ngayon nga sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Hindi niyo ako mapigilan ng takpan ng aking bibig. Dahil sabi ninyo, mas maganda na lang daw na hindi ako mag-discuss daw sa Biblia. Okay? Ewan ko ba? Mas maganda daw para daw ma-appreciate nila ako, para daw nila na magsaludo sila sa akin, hindi na lang ako magsalita tungkol sa relihiyon at hindi ako magsalita tungkol sa Biblia. Mga kapatid, hindi po ako nagsalita dito dahil binabayaran ako. Wala. Wala pong nagbayad sa akin. Okay? Wala pong nag-push sa akin na magsalita ako ng ganito. Sarili ko pong pagre-research ito. At mayroon ka nyo diyan, magsaludo kayo sa akin, mag-like kayo, mag-subscribe kayo, hindi, sa mga taong hindi mga Muslim, wala po akong pakialam sa inyo dahil hindi po ako dito nag-rely sa aking salvation mula sa inyong pag-iisip o sa inyong kasulatan. Ang aking pong salvation na ang aking pinaniwalaan ay nagmula po sa Quran, nagmula po sa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga katuruan. Kung ito ay aming sundin, ang mercy po ng Allah, ang awa po ng Allah ay mapasa amin kung kami ay sumusunod. Dito sa Biblia, Exodus 21, versikulo 20 hanggang 21. Ayon sa New International Version. Sinabi po dito sa sa chapter 21, verse 20 to 21. Exodus 21, verse 20 to 21. I will read. Anyone who beats their male or female slave with a rod must be punished if the slave dies as a direct result. Verse 21. But they are not to be punished if the slave recovers after a day or two, since the slave is their property. Sa Tagalog, babasahin ko sa Tagalog. Okay. At kung sinasabi dito sa Tagalog, at kung saktan ng sinuman ang kaniyang aliting lalaki o babae ng tungkod at mamatay sa kaniyang kamay, ay parurusahan siyang walang pagsala. Gayon may,
Kung tumagal ng isang araw o dalawang araw ay hindi siya parurusahan sapagkat siya ay kaniyang salapi. Salapi. Dito sa English property, strengthen ko or elaborate ko sa simple language. Kung ang isang Kristiyano, ay Biblia ito eh, di ba? Kung isang Kristiyano or Hudyo nga minamaltrato, sinasaktan ang kanyang slave, utusan, at kung slave na babae or lalaki, at kung mamatay ito sa kanyang kamay, paparusahan siya sa walang pagdududa. Ibig sabihin, positive punishment mangyari sa kanya. But they cannot be punished, pero hindi sila paparusahan. Ang isang Kristiyano at ang isang Hudyo, if the slave recovers after a day, kung nabuhay siya after a day or 2 days, nabuhay siya, minsan na-recover siya, hindi siya paparusahan sa kadahilanan, since the slave is their property. Property. Ang slave pala property. Na parang, kuan ba? Parang itong baso, itapon mo, mabi ako, hindi, walang pakialam. Akin yan eh, akin yung property. Isang sasakyan yan, martilyohin ko ito. Walang pakialam tayo, property ko ito eh. According sa international version, ang slave pala, property. Dito naman sa ano, sa Tagalog, salapi. Tingnan mo ang daya na ano, ang daya na translation. Property sa English, sinakuan nila na salapi. Okay. Para sa akin, ang salapi belong to the wealth or cash or money. Pero property, paano mo ang property, ang tao na isang property mo, tapos dito ay sa translation salapi, naging pera ang property mo, ang taong binugbog mo ay isang pera pala yun, nasa iyong sunugin o hindi. Ito po mga kapatid, Exodus 21 verse 20 to 22. Ito sa Biblia ni sa Exodus, Old Testament. Ito ang batas ng Diyos para sa mga Kristiyano, kasi inaangkin ninyo eh. Ang Biblia at ang Old and New Testament, salita ng Diyos eh. Inaangkin niyo ang buong Biblia. So ito ay utos ng Diyos para sa mga Kristiyano at mga Hudyo na kung kayo may slave, mayroon kayong utosan slave, ha? Papaluin ninyo sa inyong tungkod at ito'y mamatay, paparusahan kayo. Bagkos, subalit kung ito hindi mamatay, after 1 day or 2 days, hindi siya mamatay, makarecover siya, hindi kayo paparusahan sa kadahilanan yung inyong utusan, slave, is your property. Sa Tagalog, itong salapi. Salapi niyo. So ito ba mga Kristiyano? Tapos sabi niyo, slavery ang mga Muslim, ganito, ganito. Slavery nila, grabe ang slavery sa mga Muslim. Sa, wala, actually, wala na kami slavery. Ha? Iba yung slavery noon at sa ngayon, buy and sell. In fact, ang mga Kristiyano, ang taga Amerika, taga Europa, British or Fransya, pumupunta doon sa Afrika, nang hakot sila ng yung mga slave, yung mga maitim, dinala sa Amerika, dinala sa Europa. Kayo mga Kristiyano ang gumawa nito, tapos ipunas ninyo sa amin. Tingnan mo, ito ba'y maka-Diyos? Ito ba'y salita ng Diyos? Ha? Mabugbugin mo, kulatahon ni mo, pagtagkulata, o mamatay, para silutan ka. Pero kung dili mamatay, after 1 day, makabalik sa buhay siya, hindi ka silutan ka, property daw. Property. Pera. Sa Tagalog ay pera daw. Yung salapi. So, wala, hindi ka paparusahan. Is this the word of God? Ito ba'y justisya? Ha, mga Kristiyano? Nandyan sa inyong Biblia, nag-utos ang Diyos. Nagsabi ang Diyos, nagsasalita ang Diyos sa inyong Biblia, mga Kristiyano. Nga kung ang inyong sulugoon, ha, inyong kulatahon, unya siya mamatay, parusahan mo. Pero kung dili siya mamatay, nakarecover o sa kaadlaw, or 2 days, hindi kayo paparusahan. Baulintian. Hindi kayo paparusahan dahil ang inyo nga slave, propiedad, iya mong propiedad, ina abo ba? Anong klase salita ng Diyos? So,
Huwag niyo sabihin na huwag na kayo magsalita ng religion Ibrahim, huwag na kayo magsalita ng Biblia. Hindi niyo mahawakan ng aking dila hanggang may dila ako at may utak, may mata ako. Inshallah. Sasabihin ko ang mga bagay na nariyan sa inyong Biblia. At kayo, malulunok man ninyo ang sarili niyong Biblia o hindi, wala na akong problema doon. Basta pinapakita ko sa mga taong naghahanap ng katotohanan na ang salita ng Diyos dapat matuwid, malinis, perfecto, at walang makitang bahid ng mga corruption or bahid na pagbabago or injustisya. Maraming salamat po sa inyong panonood. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.